Welcome back sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please subscribe and hit the notification bell. Sobrang natuwa ang kampo ni FLM, lalo na si Francis Leo Marcos na natuloy na talaga sa wakas na mailipat siya sa BJMP Camp Bagong Diwa sa Taguig City kaninang hapon lamang. At ito ang kanyang naging pahayag sa post ng kanyang secretary na si Yama. Sa lahat ng mahal kong kababayan, maraming salamat po sa inyong mga panalangin, at ako ay nailipat na sa BJMP. Nakaiwas ako sa panganib sa aking buhay. Meron ilang ahente doon sa pinanggagalingan ko na meron masamang pakay sa akin. Bahala na lang ang Diyos sa kanila. Huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Tayo po ay lalaban, naniniwala ako na ang katotohanan, at katarungan, ay magtatagumpay sa huli. Hindi po mahihinto ng mga kaaway natin, ang aking advocacy to help the poor. Lagi niyo po ako ipagdarasal. Ito po ay laban nating lahat para po ito sa kapakanan ng bawat Pilipino. Sa mga naninira sa akin, darating ang araw na makikita niyo ang katotohanan, at tiyak ako na magsisisi kayo. Ganun pa man, hinahamon ko kayo, na gumawa ng mabuti sa ating mga kapuspalad na kababayan. Tulungan natin ang mga naghihirap, maawa tayo sa kanila. Ang bayan na ito, ay hindi lamang para sa mayaman. Higit sa lahat ito ay para sa lahat ng Pilipino. Mahal ko po kayo. Yun nga ang naging reaksyon ni FLM sa pagkakalipat niya, dahil nabanggit niya, sa kanyang pahayag, na mas nanganganib ang buhay niya, kung mananatili pa siya ng matagal sa kustodiya ng NBI. Samantala, kahit yung abogado ni Francis Leo Marcos na si Attorney Abraham Espino, ay masaya sa desisyon o paglipat kay FLM, aniya para maiwasan na masaktan o ang masamang mangyari kay Francis. Dagdag pa niya, lubhang mapanganib na makulong sa mga taong umaresto sa kanya. At naniniwala sila, na illegal ang pagkaka-aresto kay FLM. At kung mapapatunayan sa batas na wala siyang kasalanan, ang mga umaresto na opisyal, ay malalagot din. Kung mananatili siya dun sa NBI, ay pwede siyang gantihan, o possible attempt sa kanyang buhay. Kaya yun ang iniiwasan nilang mangyari. At tuwing 15 at katapusan ng buwan lang pwedeng ilipat sa BJMP. At darating din ang panahon, na malilipat si Francis Leo Marcos sa Manila City Jail. At ito ang huling mensahe niya sa lahat ng mga sumusuporta kay FLM. Let me point out that we are fighting in court to free, in a series of bail hearings. We are hopeful that our efforts will have a successful outcome. So, lalaban daw talaga sila para makalaya na si Francis Leo Marcos, at ipagpatuloy lamang ang dasal. Ang layunin ko lang naman dito yung makatulong, hindi para makapervisyo. Pero ganun talaga, tatanggapin ko yung persecution na walang problema kung ako'y pinipersecute. Kung na-involve dyan sa kahit anumang illegal na aktividad, hindi po tayo naging kriminal o hindi po tayo na-involve kahit po hold upan o kung anuman. Inis ang hangarin mong dala, pag-asa ng mga Pinoy, ikaw ang nag-apoy. Kahit na anong mangyari, sana ay yung ituloy. Ang pag-ibig mo sa kapwa, pag-asa ka ng bayan, Apuleyo. Bayani ka ng inang bayan. Itong kalooban, sagradong puso, may binditado. Pilipino, pintura't sining ka sa mapag globo. Apuleyo, dugong bughaw, sugong bayani. Buti, nagsilbing susi sa duhang nagdadalamhati. Sa epidemya, sinagupa mo, sumpa ng kagutuman. Basan ang nasa nilayan sa talampakan ng lipunan. Pagsabayan, bayan paglaya mo'y sinisigaw. Sa mundong ibabaw, bilanggo ang alilang kalabaw. Sa aming puso, itinuturing na bayani. Ano mang mangyari, nandito lang palagi. Kami sa iyong likod, handa kang ipaglaban sa mga tao na patuloy kang sinisiraan. Kagatotohan ay di nila kayang dayain, dahil alam namin malinis ang iyong hangarin. Nakatatak na sa bawat puso namin pangalan mo. Asahan mong kasama mo kami sa bawat laban mo. We support FLM. Lalaban tayo. Mahal ka ng Pinoy, Francis Leo. We support FLM. Go!